Hello guys, magandang umaga po sa inyo lahat. Ito po naman yung lingkod, si Official Vlog. At magtuturo po naman ako sa inyo ng kunting idea. At ang topic po natin ngayon ay paano po natin kukunin ang resistor, ang size ng resistor. Sample po, meron po tayong bibigay po ako dyan ng circuito. Ayan, closed circuit po yan. Magsasample po ako sa inyo dito. Ito po yung mga nakikita nyo po na VS, yan po yung supply voltage, okay po? At po ito merong VL, yan po yung load voltage. At ito po naman yung IL, ayan, IL po ito ha, pakikita ko sa inyo. Ito yung load current po ito ha, load current. Yan, load current po yung IL, okay po? Magagamit natin po yan pag kukunin natin po yung wattage ng isang resistor. Yan, ayan. Supply voltage minus load voltage multiply by load current. Okay po, yan. Makukuha po natin yung size ng wattage ng isang resistor. Let's start na po, let's begin. Okay po, magkano na po tayo dito? Ayan, may example pa ako sa iyo dito. Ang gagamitin kong supply voltage ko po ay 12 volts. At meron po ako ditong LED na 1.5 volts or 20 milliampere. Okay po. Ang hahanapin po natin ngayon kung anong size ng resistor ang gagamitin natin dito sa isang circuito na ito. Okay po? Oh, yan po ang topic po ngayon, how to get the size of resistor kung mayroon ka po ng LED na 1.5 volt and 20 milliampere. Okay, let's start na po. Ayan po yung supply voltage ko po na ginamit po ha, 12 volts ha. Pwede po tayong gumamit dito ng 220 volt sa supply voltage, pwede pong 6 volt mga at meron pong 9 volts saka ito nga pong 12 volts. Okay po, ginamit ko po ay 12 volts. Ngayon, isa po tayo at ang basic po natin ay Ohm's Law. Ayan po, ha? Ngayon kita po yung Ohm's Law, ha? Okay po, let's start na po. Ayan, meron po tayo dito ng 12 volts minus po natin yung LED na 1.5 volts. Ang lalabas po niyan is 10.5 volts. Ngayon, i-divide po natin yung amperahe na points 0.20 ampere. Ang lalabas po niyan is 525 ohms. Okay po? Yan po ang lalabas. Pero kung bibili po kayo ng resistor, dapat yung 560 dapat whole number po ha. Wala po kayong mabibili sa electronic shop na 525 ohms. Bihira po yan. Mga whole number po karamihan bini na nakakabili dyan. Lalo pa dyan sa Raon, sa Deco, nandiyan sa Pinas pa ako. Hindi pa ako nakakabili ng may putal na size ng resistor. Okay po, ayan. Ayan po, ayan. Inano ko po sa inyo. 10.5 volts. I-over nyo po yung 0.020 ampere. Ang lalabas po is 525. Ayan, ang kulay po na gagamitin mo yan is green, blue, and brown. Kasi 560. Ang green po, di ba? 5, yung blue 6, at yung brown po yung isang 0. Ayan po, yung pakikita po sa inyo, ayan. Black, yan ha, walang 0, 0 lang talaga ha. Brown 1, 2, orange 3, yellow 4, green 5, blue 6, violet is 7, and gray 8, white in 9. Kaya po, yan po, yan po, diba, ginamit po ng multiplier po, kasi 560 ang kinuha ko po, diba? So, ang multiplier po niyan is brown. Okay po? Pero kung gagamitin ko po naman ay multiplier nito ay black, ay di pa 56 ohms lang po yan ang lalabas. Okay po? Ayan, pakita ko. Ito po yung drawing niya, no? Ito yun. 520, 560. Galing po sa 12 volt supply voltage, pupunta sa resistor. Next, yung output po ng resistor, pupunta lang po sa LED. LED na positive po ha, positive ha. Paglabas po in negative, didiretso sa negative ng 12 volts. Okay po? Yan po ang pagkuha. Ngayon po, paano po natin magkukuha yung wattage naman ng resistor? Ayan. Supply voltage minus load voltage multiply by load current. Ayan. 12 volts minus 1.5 volts multiply by 0.020 ampere or 2 ampere. Ang lalabas po ay 0.18 watts. Okay?
O bibili nyo na po, bumili na po kayo ng 1.4 for 1.8 watts na na ano na resistor. Meron po doon, may mabibili po kayo doon. May 1.5, may 1.8, may 1.4. Yeah. Okay po guys. Sana po may natutunan po yan po yung kung paano po natin kukunin yung size ng resistor. Kung may LED po kayo na 1.5 volts or 20 milliampere. Okay guys, sana po may natutuhan po sa mga technician. Ay, ito pa po palang preview po pala. Kaya po nilalagyan natin resistor. Kasi ang trabaho po ng resistor is the limit the flow of current or reduce voltage. Okay po, di ba kaya nag-reduce po tayo ng voltage? Di ba kasi 12 volts yung dadaan? Eh, puputok po naman iyan. Pag 12 volts yung pinadaan mo sa isang LED na 1.5 lang ang voltahe. Kaya po nilalagyan ng resistor. Okay po? Sa mga elektrisya, sa mga teknisyan po, sana po natuto kahit mong kahit kunti ang paliwanag ni Official Vlog. Ayan po pala ulit, itinuro ko puro sa inyo, halimbawa may 20 mAh po kayo, eh, gagawin nyo pong ampere, pwede pong imumove nyo na lang po ng 3 step to the left from right, okay po? Or 20 mAh divided po sa 1,000, ang lalabas po ay ampere. Okay po, yan yung isang technique ko ituturo po sa inyo para malaman nyo kung yung 20 mAh i-convert po sa ampere. Ito po sa mga baguhan na po, sa mga pero pag yung mga nag-aaral na, mga engineer na, kabisado na po nila ito, di ba? Ito yung tinuturo ko po, ito para po sa mga baguhan, para magkaroon kayo ng idea. Okay po, ayun ulit ko po, ha? 20 mAh divided po sa 1,000, makukuha lang po ang ampere. Or else, meron kong 20 mAh, i-move po yan ninyo ng 3 step to the left, makukuha nyo rin po yung 0.0 ampere, makikita mo nyo 20. Move to the left, 1, 2, 3, 0.0, 20 ampere, di ba? Okay guys, maraming salamat po guys. Sana po nakatuto kayo ng kunting idea ng Official Vlog. At good luck po. Sana po, pakishare na naman o pakilike ang aking video. And mabalo to. Bye-bye! See you next video! Yahoo! Good luck!